And ti ano din no, parang te-test din ito yung inyong patience no with this bear energy. Dahil sa mga delay na to, parang ite-test talaga yung patience nyo, mas lalo kayo magiging pasensyoso, pasensyosa. Nandun yung totoong power eh. How you can hold on to your desires, 'di ba? Nandun yung true power na sobrang pasensyoso, pasensyosa, ganyan. Hello guys, hello Libra. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating quarterly kapalaran guys para ngayong second quarter ng 2023. April, May, June para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapixies, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ibig sabihin, pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo mga kapixies. So, ito yung deck na gagamitin natin mamaya. Sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo. So, tingnan natin guys kung ano mga paparating sa inyo, Libra. Maaaring maganap ngayong second quarter ng 2023. So, we have the clouds energy for you guys. We also have the rider energy. And we have the bear energy mga kapigsi. So, ito guys, no, you have to remain strong, no? Kasi yung iba sa inyo, parang merong some kind of delay sa mga bagay na in-expect nyo for travel, mga kapigsi. So, let's say for example, you are planning for a move or movement. Pwedeng sa trabaho mga kapigsi, no? Let's say for example, lilipat kayo ng trabaho or lilipat kayo ng bahay or lilipat kayo ng kumpanya or magta-travel kayo, may kinalaman sa pag-travel, paggalaw, pag-move. Maaari magkaroon ng konting abarya, konting delay, no? Sa mga scheduled dates, ganyan. Kumbaga yung mga schedule, maaari magkaroon ng abarya, maaaring ma-postpone, maaaring magkaroon ng issues, challenges, konting distraction mga kapigsi. So, medyo habaan nyo yung inyong pasensya. Kasi, it's either hindi siya matuloy or ma-postpone ng ma-postpone, cancel, postpone, tapos mausog na mausog yung mga plan dates nyo, mga kapiksi. Pwedeng sa project, ganun din, no? Let's say, for example, project managers kayo or may mga projects kayo on your own, no? Na ginagawa para sa kabuhayan nyo, let's say for example, para sa buhay nyo, ganyan, may mga proyekto kayo na gustong simulan, parang hindi siya matuloy-tuloy or parang nagkakaroon siya ng mga issues, ng mga delay. So, medyo habaan nyo yung pasensya nyo, mga kapiksi, no? Habaan nyo yung pasensya nyo, habaan yung mga PC nyo, guys, no? And you just have to persist, mga kapiksi, no? Hanggang sa maging swabe na lahat yung para sa inyo. So, always affirm, guys, no? Kapag ka, palagi ko itong ina-advise sa inyo na every day, always tell yourself that everything is working out for you. Everything works out for you. Everything works out in your favor. Para talagang kahit anong sitwasyon yung kalagyan nyo, palagi nagiging favorable sa inyong mga condition or resulta. Okay? So, always remind that to yourself, mga kapiksi, para maging pabor sa inyo yung mga resulta, mga kapiksi. Alright? And, parang te-test din ito yung inyong patience, no, with this bear energy. Dahil sa mga delay na to, parang ite-test talaga yung patience nyo, mas lalo kayo magiging pasensyoso, pasensyosa. Nandun yung totoong power, eh. How you can hold on to your desires, 'di ba? Nandun yung true power na sobrang pasensyoso, pasensyosa, ganyan, knowing when to take action, knowing when not to take action, 'di ba? So parang tuturuan din kayo maging mature nito ngayong mga sitwasyon na pagdadaanan ng mga kapiksi, okay? All right. So comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages na to. Ito ay para sa Libra, no?
tingnan pa natin guys kung ano yung other set of energies nyo ngayong second quarter. Habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen ngayon ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course mga kapiksi. Ino-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong umaman, umundad, umasenso sa magana, maging matagumpay, maging successful sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general guys. No? So kung gusto nyo umundad ng bonggang-bongga, ang course na yan ay para sa inyo. Good news kasi ngayong March, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal guys. Sa lahat na mag-a-avail ng course, mag-send lang kayo ng email sa pinaypiksitayo@gmail.com. So, eto guys, no, napakaganda ng spread nyo kasi nasa inyo yung energy ng success, no? Minor and major arcana mga kapiksi. So, ibig sabihin inevitable, no? Magtatagumpay talaga kayo, pero you will be tested, no? As in talagang, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, may mga delays, may mga challenges, may mga issues. So, habaan nyo yung pasensya nyo mga kapiksi. May mga times na iiyak kayo, may mga times na nade-depress kayo, may mga times na parang gusto nyo magsisi, may mga times na pag-iisipan nyo kung tama ba yung mga desisyon na pinipili nyo sa buhay, lalo na sa kabuhayan nyo, ganyan. Pero you just have to persist, mga kapiksi, kasi mapagtatagumpayan nyo lahat ng mga challenges nyo, guys. And sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. So, makaka-recover din kayo, guys, and magiging successful kayo sa kung ano man yung mga proyekto or mga binabalak nyong itayo para sa mga pamumuhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, wag kayong mag... Sabi ko nga, guys, no, itetest talaga yung patience nyo. And parang dahil dito, mag-grow kayo as a person. Magmamature kayo. May mga lessons na matututunan kayo, mga kapiksi. And magkakontribute yon para sa inyong growth and development para mas lalo pa kayong maging mature in the future, guys. Kung kayo ay nagnenegosyo, kung kayo ay nagkaroon ng failed business before, guys, ibig sabihin, kung nagnegosyo kayo dati, tas pumalpak yung mga negosyo nyo or nag-fail, nalugi, ganyan. Maaari kayong makarecover ngayon. Parang yung iba sa inyo, susubok ulit ng mga another chances, another opportunity sa negosyo. Pero this time around, guys, no, kakampi nyo na si universe. Parang kakampihan kayo ni universe and ipagkakaloob sa inyo yung success na para sa inyo. So, magsasucceed kayo, guys. Mas malalim na yung pundasyon na itatayo nyo ngayon. Mas malalim na rin yung mga kaalaman nyo. Sabi ko nga kasi mas nag-mature na kayo. So mas malalim na yung mga kaalaman nyo. Parang alam nyo na yung mga pasikot-sikot, guys, no? Meron din tayong presence ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko may nagko-control or nagmamanipula sa inyo. Baka ito yung feeling ko, ito yung sa trabaho. Kung may mga trabaho kayo, mga kapiksi, parang feeling ko you are being controlled or manipulated by your boss, no, mga toxic sa trabaho. Baka ano to, guys, baka micromanager yung inyong mga boss, no. May mga ganon na lahat na lang sinilip. Kulang na lang sabihin mo sa boss mo, ikaw na gumawa. Parang walang tiwala sa iyo, 'di ba? Ayoko ng mga ganon, guys, na micromanagers. Kapag ka ganon yung nagiging boss ko, nilalayasan ko. Nagre-resign ako sa trabaho. So, pero may mga ganun, no? Feeling ko, guys, yung iba sa inyo parang ganun. Lahat na lang ng gawin nyo, parang lahat na lang ng gawin nyo, sinisilip ng boss nyo. So, yung iba sa inyo, parang gusto nyong, parang nag-iisip kayo na umalis ng trabaho, ganyan. And, hinahanap nyo kung saan. Although feeling ko hindi nyo pa alam kung saan kayo lilipat, pero parang yung iba sa nyo, naghahanap-hanap na, searching na, kasi parang gusto nyo kumawala sa toxicity sa inyong work environment. And yung iba, guys, feeling ko kapag nag-resign kayo, yes, yung iba, feeling ko, guys, pag nag-resign kayo, parang mas gusto nyo na maging independent or magiging mas masaya kayo dun sa next na papasukan nyo. Kung mag-i-independent kayo, mas lalo kayo magiging masaya. So, pag sinabing independent, parang
either magnegosyo kayo, tayo kayo sa sarili nyong paa, or mag-freelancing kayo, ganyan, online jobs na parang project-based, yan. Yung mga project-based na online jobs, tapos freelancing. Excuse me, guys. Maraming nang ganun ngayon, no? Feeling ko mas magiging masaya kayo kapag ganun yung pinili nyo na path sa buhay nyo. Pero right now, parang tinitimbang nyo pang mabuti yung mga kapiksi kasi yung iba parang hindi pa ready. Parang nag-iisip pa lang. Pero nahahype na kayo pag iniisip nyo siya. Ibig sabihin, iniisip nyo palang masaya na kayo, lalo na siguro pagka nandun na. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa mga messages na to para sa, ay, meron pa pala tayo. Ito naman yung ating yes or no pick a card reading, mga kapigsi. So, para sa ating yes or no pick a card reading, huminga kayo ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong malaman yung sagot. Isang tanong lang, answerable by yes or no, mga kapigsi. Habang sinashuffle ko to, guys, remind ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program, no, sa lahat ng gustong matutong mag-manifest using the power of your subconscious mind and law of attraction. Pwede kayo mag-join doon, guys. I-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button o kaya yung link nasa description box. So, isipin nyo yung tanong nyo, guys. Tapos, pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Alright? So, comment down, Libra, if nakaresonate kayo sa messages nyo. For more Libra readings, ito yung mga playlist nyo, mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.